Sa isang munting bahay sa gilid ng isang liblib na baryo, nakatira si Darwin Pascual, isang batang lalaki na nasa edad siyam. Siya ay may maaliwalas na mukha, matangos na ilong at mga matang punong-puno ng inosenteng kagalakan at pagkamangha sa mundo. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay, kasama ang kanyang tatay na si Jeffrey Pascual. Si Jeffrey ay isang mapagmahal at masipag na tatay. Nagtatrabaho sa isang factory upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang nag-iisang anak. May katamtamang tangkad at payat na pangangatawan si Jeffrey. Ngunit malakas at matatag ang kanyang mga bisig, bunga ng mahirap na trabahong kanyang ginagampanan araw-araw. Noong bata pa si Darwin, madalas ikwento sa kanya ng kanyang tatay ang kanilang simpleng love story. Si Jeffrey at ang kanyang nanay na si Sasha ay nagtanan dahil tutol ang kanyang pamilya sa kanilang pagmamahalan. Wala silang ibang pinagkukunan ng suporta kundi ang kanilang sarili. Kaya't natutunan ni Jeffrey na maging masipag at matyaga. Sa kasamang palad, namatay si Sasha noong ipinanganak si Darwin. Kaya't mag-isang pinalaki ni Jeffrey ang kanyang anak. Kahit na lumaki si Darwin sa pangangalaga lamang ng kanyang tatay, naging mabuti ang pagpapalaki sa kanya. Binigyan siya ng sapat na pagmamahal at edukasyon ni Jeffrey. Anak, mahalaga na matuto kang mag-aral at magsikap, madalas sabihin ni Jeffrey sa kanya. Kahit anong hirap, ang edukasyon mo ang magiging sandigan mo sa buhay. Sa kanilang maliit na baryo, si Darwin ay kilala bilang masunuring bata, magalang at masipag. Ngunit hindi may iiwasan ng mga pagsubok. Madalas siyang tuksohin ang kanyang mga klase at mga batang kapitbahay dahil kulang siya ng isang magulang. Anak ng walang nanay, sigaw ng ilang bata sa kanya sa tuwing may pagkakataon. Sa tuwing may family event sa kanilang lugar, si Jeffrey nga lamang ang kasama ni Darwin. Bagamat ang ilang tao ay naaawa sa kanilang kalagayan, may mga ibang nangungutya at nang-aalipusta. Mahal kita anak, huwag mo silang pansinin, ang palaging sinasabi ni Jeffrey kapag nakikita niyang umiiyak si Darwin dahil sa tukso ng iba. Sa tuwing malungkot si Darwin, dinadala siya ng kanyang tatay sa kanilang maliit na hardin sa likod ng bahay. Dito, tinuturo ni Jeffrey kay Darwin kung paano magtanim at mag-alaga ng mga gulay at halaman. Tandaan mo anak, sa bawat butong tinatanim mo, may bunga itong darating gaya din sa buhay. Ang bawat hirap na pagdadaanan mo, may magandang kapalit sigurado. Ang buhay ni Darwin ay puno ng simpleng kaligayahan sa kabila ng mga pagsubok. Tuwing umaga, sabik siyang gumigising at tumutulong sa mga gawaing bahay bago pumasok sa eskwela. Sa gabi naman, pagkatapos ng kanyang mga aralin, sila ni Jeffrey ay magkukwentuhan sa ilalim ng liwanag ng lampara. Binabahagi ang kanilang mga pangarap at pag-asa sa hinaharap. Isang araw habang naglalakad pauwi si Darwin mula sa eskwela, napansin niya ang ilang bata na nagtatawanan at nagbubulong-bulungan. Tignan niyo si Darwin, ayan yung walang nanay, di ba? Kawawa naman, sigaw ng isa sa kanila. Nag-init ang kanyang pakiramdam, ngunit tinuloy niya lamang ang kanyang paglalakad. Pinilit na huwag pansinin ang mga ito. Ngunit sa loob-loob niya, nagtatanong siya sa kanyang sarili kung bakit tila siya ang palaging pinupunterya ng mga pangungutya. Nang gabing iyon, kinausap siya ng kanyang tatay habang sila ay nag-aagahan. Anak, alam kong mahirap ang sitwasyon natin, sabi ni Jeffrey habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Pero tandaan mo, mas mahalaga kung ano ang nasa puso mo at kung paano ka tumingin sa sarili mo kaysa sa sasabihin ng iba. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang nagpursige si Darwin sa kanyang pag-aaral. Alam niyang ang edukasyon lamang ang kanyang magiging susi upang makaalpas sa kahirapan at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang tatay. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi naman nawala ang kanyang pag-asa at determinasyon. Isang umaga, habang papasok si Darwin sa eskwela, nadaanan niya ang malaking mansyon na matagal na niyang pinagmamasdan. Napakaganda nito. Tila ba isang palasyo mula sa mga librong nabasa niya? Ang malalaking gate at malawak na hardin ay nagbibigay sa kanya ng impresyon ng kayamanan at kapangyarihan. Sino kayang nakatira dito? Tanong ni Darwin sa sarili. Sa kabila ng kanyang kawalang buwang sa pamilya ng kanyang mga magulang, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam habang pinagmamasdan ang mansyon. Parang may kung anong magnetismo na humihila sa kanya upang mas lalo pa itong kilalanin. Patuloy ang buhay ni Darwin sa simpleng pamumuhay kasama ang kanyang tatay.
Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas matatag siya at handang harapin ang anumang hamon na darating. Ngunit sa kabila ng lahat, ang munting tanong sa kanyang isipan patungkol sa kanyang mga magulang ay nananatiling walang kasagutan. Sa isang mainit na araw ng Abril, hindi inaasahan ni Jeffrey na magiging mas komplikado ang kanilang simpleng buhay. Habang naglalaro kasi si Darwin sa kanilang maliit na bakuran, napansin ni Jeffrey ang biglang panghihina ng kanyang anak. Hindi nagtagal nagkaroon ng lagnat si Darwin na hindi humuhupa kahit binigyan na niya ito ng gamot. Napansin din ni Jeffrey ang mga pantal na lumilitaw sa balat ng kanyang anak. Sa kanyang pangamba, dinala niya agad si Darwin sa pinakamalapit na hospital. "Dok, tulungan niyo po kami." Pakiusap ni Jeffrey habang karga-karga ang kanyang anak na halos hindi na makabangon sa tindi ng lagnat. Matamang tinignan ng doktor si Darwin. "Mukhang nadengge ang anak niyo, Mr. Pascual. Kailangan niyang makonfine para mabantayan ang kanyang kalagayan," sabi ng doktor habang sinusuri ang mga pantal sa katawan ng bata. "Dok, wala po kaming sapat na pera para sa confinement. Ano po ang gagawin namin?" tanong ni Jeffrey. Halos nagmamakaawa sa doktor. Huminga naman ang malalim ang doktor. "Maaari kong bigyan ng reseta ng gamot ang inyong anak, pero sa bahay na lang muna ninyo siya alagaan. Panatilihin siyang hydrated at obserbahan ang kanyang kondisyon. Kung lumala, dalhin niyo agad siya dito." Bigo, ngunit determinadong gumaling ang anak, umuwi si Jeffrey kasama si Darwin. Sa kanilang maliit na bahay, hindi mapakali si Jeffrey habang inaasikaso ang kanyang anak. Gabi-gabi ay binabantayan niya ito. Tinitiyak na uminom na ng sapat na tubig at binibigyan ng tamang gamot. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, tila hindi humuhupa ang lagnat ni Darwin. Makikita sa mukha ni Jeffrey ang labis na pag-aalala at pagod. "Papa, masakit po ang ulo ko." Sambit ni Darwin habang hawak ang noo at umuungol sa sakit. "Laban lang anak, malalampasan din natin to," sagot ni Jeffrey. Ngunit sa loob-loob niya ay pinipigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Isang gabi habang natutulog si Darwin, naupo si Jeffrey sa isang sulok ng kanilang sala. Nag-iisip ng malalim. Hindi niya matanggap na wala siyang magawa para maibsan ang sakit ng kanyang anak. "Kailangan kong gumawa ng paraan," bulong niya sa sarili. Matapos ang ilang oras ng pag-iisip, nagdesisyon si Jeffrey na aalis sandali. Lumapit siya sa kanyang natutulog na anak at hinalikan nito sa noo. "Anak, aalis lang si Papa sandali. Babalik din ako agad," paalam niya sa tahimik na tinig. Hindi nagtagal, umalis si Jeffrey. Dala ang kanyang determinasyon at takot para sa kalagayan ng anak. Lumipas ang buong gabi ngunit hindi bumalik si Jeffrey. Labis na ang pag-aalala ni Darwin nang magising siya at walang makitang bakas ng kanyang tatay. "Papa, nasaan ka na?" bulong ni Darwin habang pumipigil ng luha. Kinabukasan, bumalik si Jeffrey, may pasa sa kanyang mata at may sugat sa braso. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, agad niyang binuhat si Darwin at dinala ito sa ospital. "Doktor, kailangan pong makonfine ng anak ko," wika niya. Halatang pagod ngunit determinado. "Mr. Pascual, mukhang napabayaan niyo ang sarili niyo. Kailangan niyo ring magpahinga," sabi ng doktor habang inaasikaso si Darwin. "Hindi importante ang kalagayan ko, mas mahalaga ang anak ko," sagot ni Jeffrey. Halatang may pinagdadaan ng mabigat ngunit ayaw ipahalata. Sa wakas, na-confine si Darwin sa ospital at matapos ang ilang araw ng gamutan, unti-unting gumaling ang bata. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik na sila sa kanilang bahay at muling nagbalik ang dati nilang buhay. Ngunit napansin ni Darwin ang pagbabago sa kanyang tatay. Tila ba palaging balisa at kabado si Jeffrey? Madalas siyang mapapansin ni Darwin na malalim ang iniisip at minsan ay bigla na lamang siyang napapatingin sa malayo. "Papa, okay ka lang ba?" tanong ni Darwin isang gabi habang sila ay kumakain. Oo naman anak. Huwag kang mag-alala," sagot ni Jeffrey. Pilit nang umiti ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Isang gabi narinig ni Darwin ang kanyang tatay nakausap ang sarili sa sala. "Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito kayang itago," bulong ni Jeffrey habang hawak ang isang lumang larawan ni Sasha, ang kanyang yumaong asawa. "Bakit ba nagbago si Papa?" tanong ni Darwin sa sarili. Ngunit sa kanyang murang edad, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mga nangyayari. Alam lamang niya na may mabigat na dinadala ang kanyang tatay. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang nararamdaman ni Darwin ang kalungkutan at kaba sa kanyang tatay. Subalit patuloy siyang nag-aaral at nagsusumika. Iniisip ang mga turo ni Jeffrey.
Anak, ang bawat pagsubok sa buhay ay may dahilan. Tiwala lang at magpakatatag. Lagi niyang naririnig mula sa kanyang tatay kapag kinokompronta niya ito. Habang tumatagal, naging mas mabigat ang atmosfera sa kanilang bahay. Ang dating puno ng tawanan at kwentuhan tuwing gabi ay napalitan ng katahimikan. Hindi maalis sa isip ni Darwin ang mga tanong tungkol sa pagbabago sa kanyang tatay. Isang gabi habang natutulog si Darwin, narinig niyang umiiyak si Jeffrey sa sala. Bumangon siya at tahimik na lumapit ngunit hindi niya magawang magsalita. Nakita niya ang kanyang tatay na hawak-hawak ang larawan ni Sasha at tila ba humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa. Patawad Sasha, patawad. Bulong ni Jeffrey, mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa murang edad ni Darwin, hindi niya alam ang buong katotohanan sa kanilang pamilya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mabigat na dahilan ng pagbabago sa kanyang tatay. Sa kabila ng lahat na natiling matatag si Darwin, pinanghahawakan ng pagmamahal ng kanyang tatay at mga aral na kanyang natutunan. Isang umaga, habang papasok si Darwin sa eskwela, nadaanan niya muli ang malaking mansyon na matagal niya niyang pinagmamasdan. Hindi niya alam kung bakit ngunit parang may kung anong misteryo ang nag-uugnay sa kanya dito. Bakit ba palaging bumabalik sa isip ko ang mansyon na to? Tanong niya sa sarili. Sa kanyang murang isipan, hindi niya pabatid ang kasagutan. Sa kanyang mga tanong ay nasa loob ng mga pader ng mansyong iyon. Isang araw, pagod na umuwi si Darwin mula sa eskwela. Ang init ng araw ay tila ba humahaplo sa kanyang balat. Nagpapalalim ng kanyang pagod. Nang pumasok siya sa kanilang munting bahay, agad niyang napansin ang katahimikan. Papa? Tawag niya habang iniinspeksyon ang bawat sulok ng bahay. Walang sumasagot. Pagpasok niya sa kanilang maliit na sala, laking gulat ni Darwin nang makita ang kanyang tatay na nakahandusay sa sahig. Balot ng dugo ang katawan. Papa! Sigaw ni Darwin, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Tumakbo siya palabas ng bahay at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Tao po, tulungan niyo po kami, ang papa ko po! Umiiyak na sigaw ni Darwin habang kinakalampag ang pinto ng mga kapitbahay. Agad na dumating ang mga kapitbahay at tumulong sa pagsugod kay Jeffrey sa ospital. Sa loob ng ambulansya, hawak-hawak ni Darwin ang kamay ng kanyang tatay. Umiiyak at nananalangin. Papa, pakiusap, huwag niyo po akong iwan! Paulit-ulit niyang sinasabi habang ang mga luha niya ay patuloy na dumadaloy. Pagdating sa ospital, agad na inasikaso si Jeffrey ng mga doktor. Ngunit matapos ang ilang minuto, lumabas ang doktor na may malungkot na mukha. Sorry bata, hindi na namin siya naligtas. Sabi ng doktor. Para bang tumigil ang mundo ni Darwin. Hindi po totoo yan. Bulong niya. Nanginginig ang buong katawan. Hinawakan siya ng isang nurse at dinala sa isang upuan. Lahat gagawin namin para matulungan ka ha. Sabi ng isang kapitbahay habang yakap-yakap si Darwin. Habang inaayos ang katawan ni Jeffrey, si Darwin ay nanatiling umiiyak sa tabi. Hawak-hawak ang lumang larawan ng kanyang tatay at nanay. Papa, bakit pati ikaw iniwan mo rin ako? Bulong niya habang pinipilit na alalahanin ang masayang ala-ala nilang magkasama. Dahil wala na siyang matutuluyan, napunta si Darwin sa pangangalaga ng DSWD habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng kanyang tatay. Sa mga araw na lumipas, patuloy na iniimbestigahan ang kaso. Ngunit walang sapat na ebidensyang makita ang mga pulis. Sa uli, idiniklara na posibleng ninakawan ang kanilang bahay at pinatay si Jeffrey ng mga magnanakaw. Sa pangangalaga ng DSWD, lalong nangulila si Darwin. Parati siyang umiiyak at hinahanap ang kanyang tatay. Sa tuwing tinatawag siya ng mga tauhan ng DSWD, hindi niya mapigilang umiyak. Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na pong makita si Papa. Paulit-ulit niyang sinasabi. Isang gabi narinig ni Darwin ang usapan ng mga tauhan ng DSWD. Walang gustong mag-ampon sa kanya dito. Kailangan na natin siyang ipadala sa Manila. Sabi ng isang tauhan. Oo nga, mahirap man para sa kanya pero mas makakabuti yun para sa kanya. Sagot ng isa pa. Ayaw ni Darwin na malayo sa lugar kung saan siya pinalaki ng kanyang tatay. Hindi niya matanggap na kailangan niyang iwan ang mga alaala ng kanyang tatay. Kaya't nagdesisyon siyang tumakas. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, dahan-dahang bumangon si Darwin at lumabas ng bahay ampunan. Naglakad siya sa madilim na kalsada.
Tanging ang liwanag ng buwan ng gabay. Sa kanyang paglalakbay, napansin niya ang kanilang bahay. Bagamat madilim at tahimik, nararamdaman ni Darwin ang init ng mga alaala nila ni Jeffrey sa loob. "Dito ako uuwi, Papa," bulong niya sa sarili. Pagpasok niya sa bahay, naramdaman niya ang bigat ng pagod at lungkot. Napahiga siya sa sahig kung saan nakita niya ang kanyang tatay na nakahandusay. "Papa, nandito na ako. Hindi kita iiwan," sabi ni Darwin habang pinipigilang humikbi. Sa pagod at lungkot, nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan, nagising si Darwin sa mga ingay ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Narinig niya ang mga tauhan ng DSWD na hinahanap siya. "Nandito lang dapat siya. Hindi pwedeng lumayo yan," sabi ng isang tauhan. "Tingnan natin siya dito sa bahay nila," sagot ng isa pa. Agad na tumaka si Darwin mula sa likod ng bahay. Tumakbo siya ng mabilis, hindi alintana ang pagod at sakit ng kanyang mga paa. "Ayoko pong umalis dito, ayoko pong pumunta sa Manila," bulong niya sa kanyang sarili habang tumatakbo. Nagpatuloy sa paglalakad si Darwin. Sinusundan ng mga bakas ng kanyang tatay sa bawat hakbang. Alam niyang kailangan niyang maging matatag sa kabila ng lahat ng hirap. Sa kanyang murang edad, natutunan niyang magpakatatag at magtiwala sa sarili. Tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang tatay. Sa kanyang paglalakbay, hindi niya alam na ang bawat takbang ay magdadala sa kanya sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugtong puno ng mga pagsubok at pag-asa. Sa kabila ng lahat na natili sa puso ni Darwin ang pagmamahal ng kanyang tatay. At ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa bawat takbang ni Darwin sa makitid na kalye, nararamdaman niya ang pagod at gutom na bumabalot sa kanyang katawan. Nanirahan siya sa lansangan matapos tumakas mula sa DSWD at unti-unting nararamdaman ang bigat ng pagiging palaboy. Sa unang mga araw, namalimos siya sa mga dumaraan, umaasang may magbibigay ng kaunting barya para makabili ng pagkain. Ngunit madalas, ang kaunting baryang kanyang natatanggap ay agaw-agaw din ng iba pang mga batang lansangan na mas malalaki at malalakas sa kanya. Isang hapon nga, habang nakaupo si Darwin sa gilid ng kalsada, nilapitan siya ng isang batang mas matanda. "Hoyakin niya yan!" Sigaw nito sabay agaw sa maliit na perang hawak ni Darwin. "Wala na nga akong makakain eh." Mahina at umiiyak na sagot ni Darwin. Ngunit mabilis na tumakbo ang mga batang ng agaw sa kanya. Naiwang mag-isa si Darwin. Humihikbi at walang makain. Lumipas ang mga araw na tanging tubig mula sa mga drinking fountain sa parke ang kanyang nagiging pantawid gutom. Bawat gabi, natutulog siya sa mga bangketa, umaasa na darating ang umaga na may pagkakataon siyang makahanap ng pagkain. Isang araw nga, habang naglalakad sa isang abalang kalsada, naamoy ni Darwin ang mabangong amoy ng tinapay mula sa isang panaderya. Tila hinahatak siya ng amoy na iyon. Sa kanyang gutom, hindi niya napigilan ang sarili na lumapit at sumilip sa loob. Nakita niyang abala ang tindera sa pakikipag-usap sa isang customer at lumabas ito ng tindahan. Biglang sumagi sa isip ni Darwin ang isang idea na bagamat labag sa kanyang kalooban ay tila nagiging tanging paraan upang siya'y makakain. "Diyos ko, patawarin niyo po ako," bulong ni Darwin sa sarili habang dahan-dahang pumapasok sa panaderya. Mabilis siyang kumuha ng 2 pirasong tinapay at agad na tumakbo palabas. Agad siyang nagtago sa isang eskinita, humihingal at nanginginig sa takot. Habang hawak-hawak ang mga tinapay, hindi mapigilan ni Darwin ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Papa, patawarin mo po ako," umiiyak niyang sabi habang kinakagat ang tinapay. Nararamdaman niya ang bigat ng konsensya, ngunit ang matinding gutom ang nagtulak sa kanya upang gawin ang bagay na iyon. Habang patuloy na kumakain, patuloy din ang pagluha ni Darwin. "Wala na po kasi akong magagawa, Papa. Sobrang gutom na po ako," bulong niya habang isinusubo ang maliit na piraso ng tinapay. Sa bawat kagat, nararamdaman niya ang sakit ng pagkawala ng kanyang tatay at ang hirap ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa kanyang murang isipan, hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit kailangan niyang magdusa ng ganito. Matapos maubos ang tinapay, naupo si Darwin sa gilid ng eskinita at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod. Sa bawat tikbi, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila ba nagdadala ng mensahe mula sa kanyang tatay. "Anak, magpakatatag ka." Naririnig niyang bulong ng kanyang tatay sa kanyang isipan. Sa kabila ng kanyang kahirapan, pinilit ni Darwin na lumaban at magpatuloy. Isang gabi, habang naglalakad sa tabi ng parke,
Napansin niya ang isang maliit na grupo ng mga batang lansangan na nag-uusap-usap. Nilapitan niya ang mga ito at nakinig sa kanilang mga kwento. Sa simbahan, may nagpapamigay ng pagkain tuwing Sabado, sabi ng isa sa mga bata. Lumapit ka lang kay Tita Marites, mabait siya, dagdag pa ng isa. Agad na naisip ni Darwin na baka iyon na ang magiging solusyon sa kanyang gutom. Kinabukasan, nagpunta siya sa simbahan at nakita ang grupo ng mga bata na naghihintay sa labas. Excuse me po, kayo po ba si Tita Marites po? Tanong ni Darwin sa isa sa mga bata. Andun yung babaeng nakaputi, siya yun. Turo ng bata. Lumapit si Darwin kay Tita Marites, isang mabait na babae na nasa edad 40 na, na may ngiti sa kanyang mukha habang inaasikaso ang mga batang lansangan. Tita Marites, pwede po ba kong humingi ng pagkain? Tanong ni Darwin, halos hindi makatingin sa babae dahil sa iya. Naku, syempre naman anak, halika, kumain ka muna. Malambing na sagot ni Tita Marites habang inaabot ang isang plato ng pagkain kay Darwin. Habang kumakain, naramdaman ni Darwin ang init ng kabaitan ni Tita Marites. Salamat po, Tita. Bulong niya habang patuloy na kumakain. Walang anuman anak. Lagi kang pumunta dito tuwing Sabado ha. Dito ka muna habang wala ka pang matutuluyan. Sabi ni Tita Marites habang inahaplos ang buhok ni Darwin. Mula noon tuwing Sabado ay pumupunta si Darwin sa simbahan upang makakain. Sa mga araw na hindi Sabado, patuloy siyang naglalakbay sa mga kalye, umaasang makakahanap ng paraan upang makaraos. Kahit na mahirap ang kanyang buhay, pinipilit niyang maging matatag, dala ang mga aral at pagmamahal ng kanyang tatay. Isang gabi, habang natutulog si Darwin sa isang sulok ng parke, napansin niya ang mga ilaw ng isang malaking bahay na kanyang nakikita mula sa malayo. Muli na namang sumagi sa kanyang isip ang malaking mansyon na dati niyang pinagmamasdan. Bakit kaya lagi kong naiisip ang bahay na yun? Tanong niya sa sarili habang pinapanood ang mga ilaw. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nanatili sa puso ni Darwin ang pag-asa at determinasyon. Alam niyang darating ang araw na mabubunyag ang mga lihim na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy niyang pinipilit na maging matatag. Umaasang muling makakabalik sa buhay na puno ng pagmamahal at kasiyahan na dati niyang tinatamasa kasama ang kanyang tatay. Lumipas pa ang mga buwan at nanatili ang buhay ni Darwin sa lansangan. Sa kabila ng hirap at gutom, natutunan niyang magpakatatag. Hindi na siya masyadong nagagalit sa sarili kapag nagagawang magnakaw. Ngunit ang tanging limitasyon niya ay ang pagkuha lamang ng pagkain. Papapatawad po. Bulong ni Darwin sa sarili sa tuwing kinikilangan niyang magnakaw. Tinitiyak na hindi siya kukuha ng pera dahil alam niyang mali ito at labag sa kanyang mga prinsipyo. Isang araw habang natutulog si Darwin sa gilid ng kalye, naramdaman niyang biglang may malakas na tumama sa kanyang sikmura. Aray! Sigaw ni Darwin. Napapikit siya sa sakit. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niyang grupo ng mga palaboy na binata na nakatayo sa harap niya. Anong ginagawa mo dito? Teritoryo namin to, hindi mo alam? Galit na sabi ng leader ng grupo, isang matangkad at malapad na binata. Wala akong alam, pasensya na po. Pakiusap ni Darwin habang pilit na bumabangon. Kapkapan niyo nga yan. Utos ng leader sa kanyang mga kasama. Agad nilang kinapkapan si Darwin ngunit wala silang nakuha ni isang barya. Wala ka palang silbi. Galit na sabi ng leader sabay marahas na pagtula kay Darwin. Natumba siya at tumama ang kanyang ulo sa simentado. Ngunit pilit siyang bumangon. Kung makikita ka pa namin dito, babalikan ka namin at mas masahol pa ang gagawin namin. Banta ng leader bago sila umalis. Iniwan si Darwin na nanginginig sa takot at sakit. Naglakad-lakad si Darwin sa kalye. Hawak ang tiyan na sumasakit pa rin mula sa sipa. Hindi niya namamalaya na papalapit na siya sa mansyon na dati niyang nadadaanan at pinagmamasdan noon. Pagod at gutom, napagdesisyonan niyang magpahinga sa gilid ng kalsada, malapit sa mansyon. Naupo siya at isinandal ang likod sa bakod ng malaking bahay. Papa, napakahirap po ng buhay. Bulong ni Darwin habang pinipigil ang pagluha. Ramdam niya ang bawat kirot ng kanyang mga sugat at pasa. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, hindi niya maiwasang maisip ang kanyang tatay at mga aral na tinuturo nito sa kanya. Habang nakapikit si Darwin, pilit niyang inaalala ang mga masasayang alaala kasama ang kanyang tatay. Anak, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Naririnig niyang sabi ni Jeffrey
sa kanyang isipan. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Hindi nagtagal, napansin ni Darwin ang isang batang babae na nakasilip mula sa bakod ng mansyon. Tila ba nagtataka ito sa kanyang kalagayan? Kuya, okay ka lang ba? Tanong ng batang babae. May pagkamahinhin ng boses. Ah, oo, ayos lang ako. Sagot ni Darwin, pilit na umingiti kahit nahalatang hirap na hirap siya. Bakit ka nandito? May sugat ka, sabi ng bata. Lumapit pa ito ng kaunti. Wala lang akong matutuluyan, sagot ni Darwin habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Ganon, ako nga pala si Mika. Gusto mo ng pagkain? Tanong ni Mika. May awa sa kanyang mga mata. Hindi nakaimik si Darwin, ngunit tumango siya bilang sagot. Agad na tumakbo si Mika papasok sa mansyon. Pagbalik niya, may dala itong maliit na supot na puno ng tinapay. Kuya, kain ka na muna. Taga saan ka ba? Tanong ni Mika habang inaabot ang supot kay Darwin. Salamat Mika. Wala na akong pamilya eh. Dito lang ako naglalakad-lakad. Sagot ni Darwin habang mabilis na kumakain ng tinapay. Ang lungkot naman ng kwento mo kuya. Sabi ni Mika habang pinapanood siyang kumain. Nang makaramdam ng konting lakas, ngumiti si Darwin kay Mika. Salamat talaga. Ang bait mo. Sabi niya habang hawak pa rin ang supot ng tinapay. Naku, si mama na yata yan. Sabi ni Mika nang marinig ang boses ng isang babaeng tumatawag mula sa loob ng mansyon. Kailangan ko nang bumalik sa loob. Ingat ka kuya. Paalam ni Mika bago siya muling tumakbo papasok. Napabuntong hininga si Darwin habang pinagmamasdan si Mika na bumalik sa loob ng mansyon. Bagamat mahirap ang kanyang sitwasyon, ang munting tulong na iyon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Muling sinandal ni Darwin ang kanyang likod sa bakod at pinilit na makatulog. Kahit papaano ay may kaunting kaligayahan sa kanyang puso dahil sa kabaitan ni Mika. Habang nakahiga sa gilid ng kalsada, naririnig niya ang mga ingay ng mga sasakyan at ang malakas na tawanan ng mga tao. Sa gitna ng mga ingay, nanalangin si Darwin na sana'y dumating ang araw na hindi na niya kailangang magnakaw para mabuhay. Sana dumating ang araw na makakabalik siya sa isang tahanan na puno ng pagmamahal at seguridad, tulad ng dati nilang tahanan kasama ang kanyang tatay, na hanggang ngayon ay namimiss pa rin niya. Ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa ni Darwin ay magpakatatag at umasa. Alam niyang sa kabila ng lahat ng hirap, kailangan niyang magpatuloy. Papa, kahit nasaan ka man, sana ginagabayan mo ako. Bulong ni Darwin sa hangin bago siya tuluyang nakatulog sa gilid ng kalsada sa tabi ng malaking mansyon na tila ba may lihim na nakatago na magbabago sa kanyang buhay. Dumaan ang mga araw at ang kalye malapit sa mansyon ang nagsilbing tahanan ni Darwin. Sa bawat umaga, sinisikap niyang magising ng maaga upang maghanap ng pagkain o kaya'y mamalimo sa mga dumadaan. Ngunit sa kabila ng hirap, may mga pagkakataong nagbibigay ng saya at pag-asa kay Darwin. Ito ang mga sandaling kasama niya si Mika, ang batang nakilala niya sa bakod ng mansyon. Tuwing hapon, kapag wala ang mga magulang ni Mika, lumalabas ito at kinakausap si Darwin sa may bakod. Madalas silang magkwentuhan at nagiging sandigan nila ang isa't isa sa mga kwento ng kanilang buhay. Kuya Darwin, alam mo ba? May bago akong laro ang robot. Ang galing-galing niya. Kaya niyang magsalita at maglakad. Kwento ni Mika isang hapon habang pinapakita ang laruan mula sa bakod. Talaga? Ang astig naman yan. Dito sa kalye ang mga laruan lang namin ay mga lumang kahoy at latay. Sagot ni Darwin, baka sa mukha ang paghanga. Ikaw naman Kuya Darwin, kwentuhan mo naman ako tungkol sa kalye. Anong ginagawa niyo dyan? Tanong ni Mika puno ng kuryosidad. Ah, dito? Madalas kaming naglalaro ng taguan gamit ang mga eskinitang palikuliko. Minsan kapag may mga bagong dating na tao, niloloko namin sila para hindi nila agad makita yung mga tambayan namin. Natatawang kwento ni Darwin. Ang saya naman yan. Gusto ko rin maranasang maglaro sa labas. Sabi ni Mika, bakas sa boses ang inggit. Naku Mika, mahirap dito. Kailangan mong maging matatag at matalino para makaraos. Madalas akong mamalimos at minsan napipilitan akong magnakaw para lang may makain. Sabi ni Darwin, seryoso ang tono. Darwin, hindi ba delikado yan? Baka mahuli ka. Tanong ni Mika na nag-aalala. Oo nga, delikado pero kailangan ko kasi. Pero huwag kang mag-alala. Magaling na ako magtago. Madalang na akong mahuli. Sabi ni Darwin, pilit nang umiti.
Habang tumatagal, mas lalong napapalapit ang loob ni Mika kay Darwin. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsilbing kanlungan para sa kanilang dalawa. Si Mika ay nagkakaroon ng kaibigan na iba sa mga karaniwang bata sa kanilang lugar. Habang si Darwin naman ay nagkakaroon ng kaibigan na nagiging inspirasyon at nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa. Isang araw habang nagkikwentuhan sila, biglang sumilip ang isang matandang babae mula sa loob ng mansyon. "Mika, kanina pa kita hinahanap, anong ginagawa mo dyan?" tanong ng matanda. "Nay, nagkikwentuhan lang po kami ni Darwin," sagot ni Mika, halatang kaba sa kanyang boses. "Sino ba yung batang yan? Dapat hindi ka nakikipag-usap sa mga di mo kilala," sabi ng matanda, bakas ang pag-aalala. "Kaibigan ko po siya, nay. Mabait naman si Darwin," sagot ni Mika. "Naku, halika na sa loob at baka magalit pa ang mama mo," utos ng matanda habang hinihila si Mika palayo sa bakod. "Darwin, babalik ako bukas ha. Mag-iingat ka sa daan," sigaw ni Mika bago siya tuluyang makapasok sa mansyon. Naiwan si Darwin na nakatingin sa bakod. May halong lungkot at saya. Alam niyang hindi madali ang kanilang sitwasyon. Ngunit ang pagkakaibigan nila ni Mika ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Patuloy siyang namamalimos sa kalye at minsan napipilitang magnakaw ng pagkain upang mabuhay. Isang gabi, habang nakaupo si Darwin sa tabi ng kalsada, narinig niya ang kwentuhan ng ibang mga batang lansangan. "Nabalitaan niyo na ba? May malaking event daw dito sa mansyon sa Sabado. Baka mapaglimos tayo doon," sabi ng isang batang lalaki. "Talaga? Paano kaya makakapasok doon?" tanong ng isa pang bata. "Ako, alam ko kung paano. Lagi akong nagnanako ng pagkain sa panideriya malapit doon. May maliit na butas sa bakod, pwede tayong sumiksik doon," sagot ng isang batang babae. Nakatutok si Darwin sa usapan, nag-iisip ng plano. "Baka may paraan para makapasok ako at makakuha ako ng pagkain," sabi niya sa sarili. Dumating ang araw ng Sabado at sinubukan ni Darwin na makapasok sa mansyon gamit ang butas na sinabi ng batang babae. Habang papasok siya, nakita niyang abala ang mga tao sa loob, nag-aayos para sa malaking event. Nagtago siya sa likod ng mga halaman, nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, narinig niya ang boses ni Mika. "Darwin, nandito ka pala," sabi ni Mika habang lumalapit sa kanya. "Mika, anong ginagawa mo dito? Baka mahuli ako," sabi ni Darwin, halatang kaba sa kanyang boses. "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Tara, kunin natin ang pagkain doon," sabi ni Mika habang inihila si Darwin papunta sa kusina. Habang naglalakad sila, nakaramdam si Darwin ng kakaibang saya. Bagamat delikado ang kanilang ginagawa, alam niyang kasama niya si Mika at hindi siya pababayaan. Pagdating nila sa kusina, mabilis silang kumuha ng ilang piraso ng tinapay at mga prutas. "Salamat Mika, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka," sabi ni Darwin habang hinahati ang pagkain. "Walang anuman yun Darwin, kaibigan kita at gusto kitang tulungan," sagot ni Mika, nginitean si Darwin. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang pagkakaibigan ni Mika at Darwin. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, nahanap nila ang kanlungan sa isa't isa. Si Mika sa kanyang kabaitan at pagmamalasakit at si Darwin sa kanyang katatagan at pag-asa. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagbigay sa kanila ng lakas at inspirasyon upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ang bawat araw na kasama niya si Mika ay nagiging liwanag sa madilim niyang mundo. Sa gitna ng kahirapan at pag-aalinlangan, natutunan niyang magpakatatag at magpatuloy. "Papa, kahit nasaan ka man, sana gabayan mo pa rin ako," bulong ni Darwin habang pinapanood ang paglubog ng araw mula sa gilid ng mansyon. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Meron siyang kaibigang laging nandyan para sa kanya. Handang tulungan siya sa kabila ng lahat. Isang araw sinubok tawagin ni Darwin si Mika mula sa bakod ng mansyon. "Mika, Mika, nandyan ka ba?" tawag niya habang pilit inaabot ng tingin ang loob ng mansyon. Ngunit walang sumagot. Sa loob ng 3 araw, paulit-ulit niyang tinawag ang kaibigan niyang si Mika. Ngunit hindi ito sumagot ni nagpakita man lang. Nag-aalala na si Darwin. "Bakit kaya hindi lumalabas si Mika? Ano kayang nangyari sa kanya?" Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa gilid ng kalsada. Sa kanyang pag-aalala, hindi na niya napigilan ang sarili at nagdesisyong pasukin ang mansyon upang hanapin ang kanyang kaibigan. Nang gabing iyon, tahimik na pumasok si Darwin sa mansyon. Nakita niya ang mga katulong na abalang kumikilo sa loob. "Kailangan ko mag-ingat," sabi niya sa sarili habang dahan-dahang umaakyat sa second floor ng bahay.
Pagdating niya sa itaas, laking gulat ni Darwin nang makita ang isang malaking larawan na nakasabit sa gitna ng pader malapit sa hagdan. Tumigil siya at tinignan ng larawan ng mabuti. Naroon ang isang pamilya, isang mag-asawa at dalawang binata. Napansin ni Darwin na ang mas nakatatandang binata sa larawan ay kahuwig na kahuwig ng kanyang yumaong ama, kahit na mas bata pa ito sa larawan. Papa? Bulong ni Darwin sa sarili, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakatitig siya sa larawan, pilit na inaalala ang mga kwento ng kanyang tatay. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin, Papa? Bago pa man makapag-focus si Darwin sa larawan, narinig niya ang mga yapak na papalapit sa kanya. Nandiyan na sila. Bulong niya sa sarili habang hinahanap ang pinakamalapit na daan palabas. Sa kanyang gulat at takot na mahuli, mabilis siyang bumaba ng hagdan at tumakbo palabas ng mansyon. Mabilis at tahimik ang kanyang mga hakbang hanggat sa siya'y makalabas na ng bahay. Sa labas, hingal na hingal si Darwin. Ano ang ibig sabihin ng larawan na yun? Posible bang pamilya to ni Papa? Tanong niya sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito sinabi sa kanya ng kanyang tatay. Bumalik siya sa gilid ng kalsada at naupo. Nag-isip ng malalim. Habang nakaupo, pilit niyang inaalala ang mga kwento ng kanyang tatay. Anak, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang aking kayamanan. Madalas sabihin ni Jeffrey sa kanya. Ngunit bakit hindi niya binanggit ang tungkol sa pamilya niya? Tanong ni Darwin sa kanyang sarili. Sa loob ng ilang araw, hindi maalis sa isipan ni Darwin ang larawan. Paulit-ulit niyang iniisip ang posibleng dahilan kung bakit itinago ng kanyang tatay ang katotohanan iyon. Bakit hindi niya sinabi? Ano ang dahilan? Ito ang mga bulong ni Darwin habang naglalakad sa kalye. Ang kanyang kaisipan ay puno ng katanungan ngunit wala siyang makuhang sagot. Isang gabi natutulog si Darwin sa gilid ng kalsada. Nagising siya sa kanyang mga panaginip. Papa, ano ba talagang nangyari? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa kanyang murang isipan, tila may mga piraso ng puzzle na hindi niya mabuo. Naaalala niya ang mga kwento ng kanyang tatay tungkol sa kanilang simpleng pamumuhay. Ngunit wala ni isang salitang nabanggit tungkol sa pamilya sa larawan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naglalakbay si Darwin sa kalsada. Dala ang mga katanungan sa kanyang isipan. Alam niyang darating ang araw na mabubunyag ang katotohanan ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay magpakatatag at magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Papa, gabayan niyo po ulit ako. Bulong niya habang naglalakad sa gilid ng kalsada, puno ng pag-asa at determinasyon na hanapin ang mga sagot sa kanyang mga tanong. Kalauna nagpakita muli si Mika. Agad na tumakbo si Darwin papalapit sa kanya. Labis ang kasiyahan sa muling pagkikita nila. Mika, nasaan ka ba? Bakit ka nawala? Tanong ni Darwin, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Pasensya na Darwin, nagbakasyon kami sa ibang bansa eh. Dinala kami ni Mama at Papa para magpahinga doon. Sagot ni Mika, nginitaan si Darwin. Bakit ka nga pala nandito? Nagalangan si Darwin ngunit hindi na rin niya napigilan ang sarili. Mika, may gusto akong itanong sa'yo. Yung larawan na nasa second floor, sino ba yung mga tao doon? Yung may dalawang binata? Napatigil si Mika. Tila nagulat sa tanong ni Darwin. Ah, yung litrato na yun? Yun ang pamilya namin. Nandun si Papa, si Tito at si Lolo, kasama niya si Lola. Pero si Tito, naglayas siya noon at hindi na namin siya muling nahanap. Hindi masyadong kanikwento sa akin ni Papa o ni Lolo at Lola kung ano nangyari sa kanya. Napaisip si Darwin at nagdesisyon na ipakita kay Mika ang lumang litrato ng kanyang tatay na kinuha niya mula sa kanilang bahay. Mika, tignan mo to. Ito ang larawan ng Papa ko. Sabi niya habang inaabot ang larawan kay Mika. Nang makita ito ni Mika, napalunok siya. Darwin, kamukhang-kamukha ito ni Tito ko. Posible kayang siya ang tatay mo? Tanong ni Mika, halata ang pagkabigla sa kanyang boses. Sa tingin ko nga Mika, baka magpinsan tayo. Sagot ni Darwin, hindi pa rin makapaniwala sa mga pangyayari. Ano pang hinihintay natin? Halika, sumama ka sa akin. Sabi ni Mika, sabik na sabik habang hinahatak si Darwin papasok sa kanilang mansyon. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng mga katulong. Mika, sino ang kasama mo? Ang dungis niya na itong baho ah. Sabi ng isang katulong habang nilalapitan sila. Huwag niyo siyang pakialaman, kaibigan ko siya. Sagot ni Mika, mahigpit ang pagkakahawa kay Darwin. Pakiusap te, tulungan niyo siyang maglinis. Nagkatinginan ang mga katulong ngunit walang nagawa kundi sundin ang utos ni Mika. Dinala nila si Darwin sa banyo, pinaliguan at binihisan ng malinis na damit. Pagkatapos, bumalik sila kay Mika na naghihintay sa sala.
Salamat sa inyo, sabi ni Mika sa mga katulong habang inaayos ang buhok ni Darwin. Pagsapit ng gabi, umuwi na ang tatay ni Mika. Pagpasok nito sa bahay, agad na lumapit si Mika sa kanya. Papa, magusto po akong sabihin sa inyo, sabi ni Mika habang hawak ang kamay ni Darwin. O, anong kailangan mo, nak? Tanong ng tatay ni Mika, bakas ang pagod sa kanyang muka. Papa, si Darwin po, nakilala ko siya sa labas. Sabi niya posibleng anak siya ni Tito. Pinakita niya po sa akin ang litrato ng papa niya at kamukhang kamukha ito ni Tito ko sa larawan natin, mabilis na sabi ni Mika. Nag-iba ang ekspresyon ng tatay ni Mika. Mula sa pagiging kalmado, biglang nagseryoso at tila ba nagalit. Anak, pakiusap, umalis ka muna at hayaan mo kong kausapin tong kaibigan mong si Darwin, sabi niya, pilit na pinipigilan ng emosyon. Ayoko po, papa. Gusto ko rin pong malaman ang totoo, sagot ni Mika, nagpipilit naman na tili. Mika, please lang. Sa pagkakataong ito, pakiusap, makinig ka sa akin, sabi ng tatay ni Mika, mahigpit na hinawakan ang balikat ng anak. Napilitang umalis si Mika, ngunit bago siya lumabas ng sala, binalingan siya ni Darwin. Darwin, mag-ingat ka ha, nandito lang ako, sabi ni Mika bago siya tuluyang umalis. Hinawakan ng tatay ni Mika si Darwin sa braso at marahas na dinala ito sa kanyang opisina. Sumunod ka sa akin, malamig na sabi ng tatay ni Mika. Nang makarating sila sa opisina, isinara ng tatay ni Mika ang pinto at humarap kay Darwin. Ano ba talaga ang intensyon mo? Bakit mo sinasabi na anak ka ng kapatid ko? Tanong ng tatay ni Mika, halatang pigil ang galit. Sir, hindi ko po alam ang lahat ng detalye. Pero nakita ko po yung litrato at kamukhang kamukha po ng papa ko yung tito ni Mika. Naglayas po ang papa ko noon at hindi na po siya bumalik. Baka po talaga siya ang tito ni Mika at kapatid po ninyo, sagot ni Darwin, nanginginig ang boses. Napalunok naman ang tatay ni Mika. Saan mo naman nakuha ang larawang yun? Tanong niya, halatang nagpipigil ng emosyon. Nakuha ko po itong dalawang larawan sa bahay namin. Iniwan po sa akin ng papa ko bago po siya namatay, sagot ni Darwin habang nanginginig sa kaba. Naglakad-lakad ang tatay ni Mika sa loob ng opisina, tila nag-iisip ng malalim. Kung totoo ang sinasabi mo, malaking bagay ito, pero paano ako makakasiguro? Tanong niya, tumigil sa harap ni Darwin. Sir, wala naman po akong intensyon na magdulot ng problema. Gusto ko lang naman po malaman ang katotohanan tungkol sa pamilya ng papa ko, sabi ni Darwin, halos hindi na nga makatingin sa kausap. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mika, halatang nag-aalala. Papa, anong ginagawa niyo kay Darwin? Bakit po kayo nagagalit? Tanong ni Mika, halos umiyak na. Mika, hindi ito usapan para sa'yo, umalis ka na muna, sabi ng tatay ni Mika, ngunit hindi ito pinakinggan ng kanyang anak. Papa, kailangan nating malaman ang totoo. Kung totoo man na anak siya ni Tito, kailangan nating malaman, sabi ni Mika, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Nagpigil ng emosyon ng tatay ni Mika at lumapit kay Darwin. Darwin, kung totoo nga ang sinasabi mo, kailangan nating mapatunayan ito. Sa ngayon, magpahinga ka muna rito. Bukas hahanapin natin ng mga sagot sa mga tanong natin, sabi ng tatay ni Mika, bakas ang bigat sa kanyang boses. Habang pinapapasok si Darwin sa isang silid para makapagpahinga, kabang-kaba siya sa mga susunod na mangyari. Papa, sana gabayan mo ko, bulong ni Darwin sa sarili habang nakahiga sa malambot na kama, pilit na pinapakalma ang sarili sa harap ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Habang nakahiga si Darwin sa kama, nagising siya sa biglang pagbukas ng pinto. Bago pa siya makapagsalita, isang kamay ang tumapik sa kanyang bibig at naramdaman niya ang malamig na bakal ng kutsilyo na tumama sa kanyang leeg. Huwag kang mag-iingay, bulong ng isang malamig na boses. Naramdaman ni Darwin ang panginginig ng kanyang katawan sa takot. Pilit siyang piniringan ng mga tao at mabilis na dinala palabas ang kwarto. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Mika sa kabilang kwarto, ngunit hindi siya makasigaw. Tinakpan nila ang kanyang bibig at pilit siyang isinakay sa isang sasakyan. Ilang minuto ng pagmamaneho, naramdaman ni Darwin na huminto ang sasakyan at tinila siya palabas. Saan niyo ako dadalhin? Tanong niya sa sarili, pilit na pinapakalma ang takot na nararamdaman. Sa bawat takbang ng kanilang tinatahak, ramdam ni Darwin ang bigat ng sitwasyon. Sa wakas, naramdaman niyang pumasok sila sa isang gusali. Mabilis siyang inupo at tinali ang kanyang mga kamay sa upuan. Nang tanggalin nila ang piring sa kanyang mata, bumungad sa kanyang tatay ni Mika. Magandang gabi, Darwin, sabi ng tatay ni Mika na ngayon ay nagpapakilala na bilang Christian.
Ako si Christian at oo, ako ang tito mo. Nanlaki ang mga mata ni Darwin. Tito ko? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, bakas ang gulat at pagkalito sa kanyang muka. Tumahimik ka lang at manginig, sabi ni Christian. May kasamang malamig na ngiti. Tignan mo tong larawan. Ito ang tunay kong pamilya. Inampun lang ako ng pamilya ni Jeffrey, ang tatay mo. Anak ako ng katulong nila. Naguguluhan si Darwin sa narinig. Anong ibig mong sabihin inampun ka lang? Oo Darwin, inampun lang ako. Ang nanay mo? Ang nanay mo isang katulong. Tumutol ang pamilya namin sa pagmamahala nila ng iyong ama dahil sa mahirap lang siya. Ngunit nagtanan sila. Dahil doon, ako ang naging tagapagmana ng kayamanan ng pamilya. Habang nakikinig si Darwin, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Bakit hindi ito sinabi sa akin ni Papa? Tanong niya, halos hindi nang makapagsalita sa sobrang dami ng emosyon. Siguro iniisip niyang mabibigyan kanya ng mas maganda at mas simpleng buhay. Ngunit may isang araw noon na bumalik siya sa mansyon namin. Sabi niya kailangan niya ng pera. Nakipaggulpian siya sa mga gwardiya ko para sapilitang makapasok. Pumayag naman ako na bigyan siya ng pera kasi sabi niya may sakit daw ang anak niya. Ngunit ang muling pagpapakita niya sa bahay namin ay siyang naging dahilan para kabahan ako. Nakapag nalaman ito ng mga magulang namin ay baka pabalikin siya at mapupunta sa kanya ang yaman namin. Nanlamig ang buong katawan ni Darwin sa narinig. Kaya mo siya ipinapatay? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Oo. Malamig na sagot ni Christian. Ipanaset up ko ang lahat para masigurong hindi na siya babalik at ngayon, ikaw naman ang nariyan. Hindi ko kayang pamatay ng bata. Ngunit iiwan kita dito hanggang sa magutom ka at kusa ka ng mamatay. Naramdaman ni Darwin ang panlalamig ng kanyang katawan. Papatayin mo rin ako? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi ko kailangang magdumi ng aking kamay. Kaya ang gagawin ko ay iwan na lang kita dito. Wala kang ibang magagawa kundi maghintay hanggang sa huli mong hininga. Sabi ni Christian, tumalikod at iniwan si Darwin na mag-isa sa gilid. Habang naririnig ni Darwin ang pagsara ng pinto, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Papa, anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili habang umiiyak at pilit na hinahanap ang paraan para makatakas. Sa loob ng madilim na silid, nigisip si Darwin ang paraan upang makalaya. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Kailangan kong makalabas. Bulong niya sa sarili. Pilit niyang ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang kalagin ang mga tali sa kanyang kamay. Ngunit sa bawat paggalaw, nararamdaman niya ang pagod at sakit ng kanyang katawan. Habang naririnig niya ang tahimik na paligid, pumasok sa isipan ni Darwin ang mga alaala ng kanyang tatay. Anak, maging matatag ka kahit ano pang mangyari, sabi ni Jeffrey sa kanyang isipan. Ito ang nagbigay ng lakas kay Darwin upang hindi sumuko. Hindi ako susuko, sabi ni Darwin, pilit na niluwagan ang mga tali. Sa bawat minuto na lumilipas, nararamdaman niyang unti-unti siyang nawawala ng lakas, ngunit hindi siya tumigil. Kailangan kong makalabas dito. Sa wakas, naramdaman niyang lumuwag ang isa sa mga tali. Konti na lang, sabi niya sa sarili. Pinipilit na gamitin ang natitirang lakas. Sa wakas, nakalaga ang kanyang mga kamay. Agad na tumayo si Darwin. Pilit tinahanap ang pinto ng silid. Kailangan kong makalabas dito, sabi niya habang dahan-dahang naglalakad sa dilim. Nang makita niyang pinto, dahan-dahan niyang binuksan nito at sumilip sa labas. Tahimik ang paligid ngunit nararamdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumabas at pilit na naghanap ng daan palabas. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, narinig niya ang mga yapak ng mga tao. Kailangan ko magtago, sabi niya sa sarili. Pumasok sa isang maliit na silid at naghintay. Habang nakatago, naririnig niya ang pag-uusap ng mga taong ito. Siguraduhin niyong hindi makakalabas ang batang yun, sabi ng isang malamig na boses. Nanginginig si Darwin sa takot ngunit pinilit niyang kalmahin ang sarili. Papa, gabayan niyo po ako, bulong niya habang iniisip ang susunod na gagawin. Nang marinig niyang lumayo na ang mga tao, dahan-dahan siyang lumabas ng silid at nagpatuloy sa paghahanap ng daan palabas. Sa wakas, nakita niya ang isang maliit na bintana. Agad niyang binuksan ito at sumilip sa labas. Ito na ang pagkakataon ko, sabi niya sa sarili habang pilit na inaabot ang bintana. Nang makalabas siya, mabilis siyang tumakbo papalayo mula sa gusali. Habang tumatakbo sa madilim na kalsada,
Nararamdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang balat. Kailangan kong makalayo, sabi niya sa sarili. Pilit na inaanap ang daan pabalik sa mansyon ni Mika. Sa kanyang paglalakbay, nararamdaman ni Darwin ang bigat ng mga natuklasan. Papa, sana gabayan mo ko, bulong niya habang patuloy na tumatakbo. Alam niyang marami pang kailangang sagutin, ngunit sa ngayon, ang tanging layunin niya ay makalayo sa panganib at malaman ang buong katotohanan. Nakatakas si Darwin mula sa kanyang pagkakagapos at mabilis siyang nagtungo sa pinakamalapit na istasyon ng polisya. Pagdating doon, hinabol siya ng kaba habang nagtatangka siyang ipaliwanag ang nangyari. Sir, kinidnap po ako ng may-ari ng malaking mansyon doon, sabi niya sa isang opisyal. Nanginginig pa rin ang boses. Una'y nag-alangan ng mga polis. Anong sinasabi mo, bata? Sigurado ka ba? Tanong ng isang polis. Halata ang pagdududa sa kanyang boses. Opo, totoo po, pakinggan niyo po sana ako, pakiusap ni Darwin. Halos umiyak na sa sobrang emosyon. Nang makita ng mga polis na seryoso nga si Darwin, dinala nila ito sa kanilang opisina para ma-question. Doon, ikinuwento ni Darwin ang lahat ng sinabi sa kanya ni Christian. Sinabi niya na bawal malaman ng kahit na sino ang tungkol sa akin. Sinabi niya rin na anak ako ng katulong nila at inampun lang siya noon ng pamilya ni Papa, paliwanag ni Darwin, bakas ang takot at galit sa kanyang muka. Kailangan nating kumpirmahin ito, sabi ng isang pulis sa kanyang kasamahan. Pero hindi muna natin ipapaalam sa kanya na nasa ating tanggapan ang batang ito. Tawagan din natin ang mga magulang niya, na siyang sinasabing lolo at lola nito. Matapos ang ilang tawag, dumating sa opisina ng mga pulis ang lolo at lola ni Darwin. Nang makita nila si Darwin, agad silang nag-usap. Ikaw ba talaga ang anak ni Jeffrey? Tanong ng matanda. Halatang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Opo, ako po si Darwin, ang anak po ni Jeffrey, sagot ni Darwin. Nagpipigil ng luha. Kailangan na lang po natin ipa-DNA para po makasiguro din tayo, sabi ng polis na responsableng magbantay sa pag-uusap nila. Nang sumang-ayon ng mga matatanda, agad na isinagawa ang DNA test. Habang naghihintay ng resulta, nanatili muna sa tanggapan ng mga polis si Darwin. Huwag kang mag-alala anak, gagawin namin ang lahat para matulungan ka, sabi ng kanyang lola habang yakap-yakap si Darwin. Kalaunan ay napagdesisyonan din ng dalawang matanda na bumalik muna sa kanilang bahay. Samantala sa mansyon, labis na nag-aalala si Christian. Sir, nakatakas po si Darwin, sabi ng isa sa kanyang mga tauhan. Ano? Paano nangyari yun? Galit na tanong ni Christian. Halata ang takot at galit sa kanyang muka. Habang naghihintay ng resulta ng DNA test, ramdam ni Darwin ang bawat minuto ng pagkabahala at pag-asa. Papa, malapit na po nating makamtan ng hustisya, bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang araw ay sa wakas lumabas na rin ang resulta ng DNA test at nakumpirma na nga na apo ng dalawang matanda si Darwin. Agad siyang niyakap ng kanyang lolo at lola. Ikaw nga ang anak ni Jeffrey, apo ko namin, umiiyak na sabi ng kanyang lola. Salamat po, salamat, sabi ni Darwin habang niyakap ang kanyang lolo at lola. Agad silang sumama sa mga polis upang sugurin ang mansyon ni Christian. Nang makarating sila sa mansyon, mabilis na hinuli ng mga polis ang lalaki. Nang makita siya ni Christian, agad itong nagalit at nagwala. Ikaw, dahil sa'yo, sinira mo ang lahat, sigaw niya kay Darwin habang pilit na pinipigil ng mga polis. Ito po ang tama, Tito Christian, sagot ni Darwin, pilit na pinipigil ang kanyang emosyon. Kalaunan, humarap sila sa korte. Sinabi ni Christian na kasinungalingan lamang ang sinabi ni Darwin, ngunit mula sa mga CCTV at testimonya ng mga katulong na nagsasabi na natulog nga sa mansyon nila noon si Darwin, nakumpirma na totoo ang sinasabi ng bata. Habang nasa korte, panaiiyak si Mika. Darwin, please, huwag mo namang ipakulong si Papa, pakiusap ni Mika, halos hindi makatingin kay Darwin. Mika, kailangan nating gawin to. Kailangan ng hustisya para sa pagkamatay ng papa ko, sagot ni Darwin, nanginginig ang boses sa sakit ng kanyang nararamdaman. Walang magawa si Darwin noong hatulan na si Christian ng hukuman. Nagalit si Mika kay Darwin at panaiiyak ito sa bisig ng kanyang nanay. Mika, pasensya na, bulong ni Darwin habang nakatingin sa kanyang pinsan. I hate you, Darwin! Sinira mo ang pamilya ko, sigaw ni Mika habang humahagulhol sa bisig ng kanyang nanay.
Nalungkot rin si Darwin habang katabi niya ang kanyang lolo at lola. Pasensya na, Mika. Wala akong ibang magawa. Bulong ni Darwin sa sarili. Kalaunan, napagdesisyonan ng pamilya nila na ipadala na lamang si Mika at ang kanyang nanay sa Amerika kahit na wala silang kinalaman sa nangyari. Sadyang malaki ang galit ni Mika kay Darwin dahil sa sinapit ng kanyang tatay. Inisip nila na mabuti na munang paglayuin ang dalawa upang magkaroon ng pagkakataon na maghilom ang mga sugat ng kanilang pamilya. Babalik pa kaya kami dito? Tanong ni Mika habang naghahanda sa kanilang pag-alis. Anak, kailangan nating lumayo muna. Kapag handa ka na, babalik tayo. Sagot ng nanay niya habang inaayos ang kanilang mga bagahe. Sa kabila ng lahat, nanatili ang pagmamahal ng lolo at lola ni Darwin sa kanya. Huwag kang mag-alala po, nandito kami para sa iyo. Sabi ng kanyang lola habang yakap-yakap si Darwin. Salamat po lola, gagawin ko ang lahat para maging karapat dapat sa pagmamahal ninyo. Sagot ni Darwin, pilit na pinipigil ang kanyang luha. Habang papalayo ang eroplano ni Mika at ng kanyang nanay, ramdam ni Darwin ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng pagsubok, kasama ang kanyang bagong pamilya. Buo na ulit tayo, apo, sabi ng kanyang lolo habang pinapanood ang paglubog ng araw. Opo, lolo, simula ngayon, haharapin ko ang lahat ng pagsubok, kasama po kayo. Sagot ni Darwin, may halong pag-asa at determinasyon sa kanyang boses. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang tunay na pamilya at handa siyang magsimula ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa mga nagdaang araw, napagdesisyonan ng lolo at lola ni Darwin na manaluyan na muna sa mansyon upang samahan siya. Sa bawat gabi, katabi nilang natutulog si Darwin. Pinapalibutan siya ng kanilang pagmamahal at kwento tungkol sa kanilang pamilya. Darwin, di mo lang alam kung gaano kami kasaya na makita kang buhay at ligtas. Sabi ng kanyang lola habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kami ni lolo mo, mahal na mahal ka namin na po. Ang iyong tatay ay palaging nasa isip namin. Dagdag pa ng kanyang lola, halos umiiyak na sa tuwa. Apo, ipapakita namin sa iyo ang lahat ng mga alaala na naiwan ng papa mo. Narito ang mga litrato at mga sulat niya noong bata pa siya. Sabi ng kanyang lolo habang pinapakita ang isang kahon na puno ng mga lumang larawan at dokumento. Habang binubuksan ni Darwin ang kahon, napuno ng alaala ang kanyang isipan. Lolo, lola, mahal na mahal ko po si papa. Kahit mahirap lang po kami, masaya kami. Natutunan ko po ang halaga ng pagtitiis at pagsusumikap dahil po sa kanya. Kwento ni Darwin, hawak ang isang lumang larawan ng kanyang tatay. Darwin, tandaan mo na simula ngayon, palagi na kaming nandito para sa iyo. Hindi na kita pababayaan. Sabi ng kanyang lola, yakap-yakap siya. Isang gabi habang natutulog si Darwin, bigla siyang nagising dahil sa isang masamang panaginip. Napanaginipan niya si Mika, galit na galit sa kanya. Darwin, bakit may pinakulong si Papa? Sinira mo ang buhay namin. Sigaw ni Mika sa kanyang panaginip. Pagkagising ni Darwin, naramdaman niya ang bigat ng kanyang damdamin. Alam niyang kahit natuklasan niya ang totoo niyang pamilya, kapalit nito ang pagkasira ng isa pang pamilya. Mika, patawarin mo ko. Bulong ni Darwin sa dilim, pinipilit pigilan ang kanyang mga luha. Habang lumilipas ang mga araw, pilit na kinikimkim ni Darwin ang sakit ng pagkawala ng kanyang kaibigan. Sa kabila nito, nagpatuloy ang kanyang buhay kasama ang kanyang lolo at lola. Sila ang naging gabay niya sa bawat takbang na kanyang tinahak. Dumaan ang mga taon at unti-unting nagbago ang buhay ni Darwin. Pinag-aral siya ng kanyang mga lolo at lola sa isang magaling na paaralan. Sa eskwelahan, naging mahusay na mag-aaral si Darwin. Darwin na po, natutuwa kami sa mga grado mo. Ipagpatuloy mo lang ang sipag at tiyaga, ha? Sabi ng kanyang lolo habang pinapakita ang mga karangalan na nakuha ni Darwin. Nagawa mo yan, Darwin, dahil sa sipag at tiyaga mo. Dagdag ng kanyang lola, bakas ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Bukod sa pagiging mahusay na mag-aaral, naging mahusay din si Darwin sa mga sports. Dahil sanay siya sa hirap ng buhay sa kalye, madali niyang natutunan ang iba't ibang uri ng sports. Darwin, ang galing mo talaga sa basketball. Sana marami ka pang matutunan. Sabi ng kanyang coach habang tinitignan ang kanyang paglalaro. Salamat po, coach. Natutunan ko po ito dahil sa hirap at tiyaga. Sagot ni Darwin
May ngiti sa kanyang labi. Habang naglalaro ng basketball isang hapon, naramdaman ni Darwin ang kasiyahan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Papa, sana nakikita mo to. Sana proud ka rin sa akin. Bulong niya sa sarili habang tumatakbo sa court. Sa paglipas ng panahon, naging kilala si Darwin sa kanilang paaralan, hindi lamang sa kanyang talino, kundi pati na rin sa kanyang kasipagan at determinasyon. Darwin, ikaw na talaga ang pinakamagaling sa batch natin, sabi ng isa niyang kaklase habang tinitignan ang mga medalya at sertipiko ni Darwin. Salamat pero hindi ko ito magagawa kung wala ang suporta ng aking pamilya, sagot ni Darwin. Ngiti ang sagot sa mga papuri. Ngunit kahit na masaya at matagumpay na si Darwin, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang pinsan niyang si Mika. Sa bawat gabi, bago matulog, naaalala niya ang kanilang pagkakaibigan. Mika, sana mapatawad mo ako. Sana magkita pa tayo ulit. Bulong niya sa dilim. Isang araw, habang nag-aaral si Darwin sa kanilang silidaralan, may natanggap siyang mensahe mula sa kanyang lolo at lola. Darwin, may balita kami tungkol kay Mika, sabi ng mensahe. Agad siyang nagmamadaling umuwi upang malaman ang balita. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang lola. Darwin, nagpadala ng sulat ang nanay ni Mika. Nasa Amerika na sila ngunit gusto kanyang makita muli, sabi ng kanyang lola habang inaabot ang isang sulat. Habang binabasa ni Darwin ang sulat, naramdaman niya ang pag-asa. Darwin, mahal ka pa rin ni Mika kahit nagalit siya sa iyo. Gusto niyang magkita kayong muli, sabi ng kanyang lola habang pinapanood si Darwin na binabasa ang sulat. Nang malaman ni Darwin ang balita, nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Lolo, lola, gusto kong pumunta sa Amerika, gusto kong makita si Mika at magpaliwanag, sabi niya, puno ng determinasyon. So, suportahan ka namin na po. Gawin mo ang tama, sagot ng kanyang lolo. Ngiti ang sagot sa kahilingan ni Darwin. Dumaan ang ilang buwan at napaghandaan ni Darwin ang kanyang pag-alis. Darwin, alagaan mo ang sarili mo doon, mag-ingat ka palagi, sabi ng kanyang lola habang yakap-yakap siya. Opo lola, pangako, babalik akong ligtas at masaya, sagot ni Darwin habang nagpapaalam. Pagdating ni Darwin sa Amerika, agad niyang hinanap ang bahay ni Mika. Nang makita niya ito, agad siyang kumatok sa pinto. Sino sila? Tanong ng isang pamilyar na boses mula sa loob. Si Darwin po, gusto ko pong makausap si Mika, sagot niya, halos hindi na makapaghintay. Nang buksan ni Mika ang pinto, nagulat siya sa kanyang nakita. Darwin? Tanong niya, bakas ang sorpresa sa kanyang muka. Mika, nandito ako para humingi ng tawad. Sana mapatawad mo na ako, sabi ni Darwin, halos hindi na makapagsalita sa sobrang emosyon. Nagpigil ng luha si Mika. Darwin, matagal na kitang gustong makita. Gusto kitang mapakinggan, sabi niya habang inaabot ang kamay ni Darwin. Nag-usap sila ng matagal. Inaalala ang kanilang pagkakaibigan at binuo ang mga nasirang pangarap. Sa wakas, natagpuan nila ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Sa paglipas ng panahon, bumalik si Darwin sa Pilipinas. Dala ang bagong pag-asa at kasiyahan. Lolo, lola, salamat po. Nagkita na po kami ni Mika. Pinatawad niya na ako, sabi niya. May ngiti sa kanyang labi. Buo na ulit ang pamilya natin na po. Ipagpatuloy mo lang yung mga pangarap mo, sagot ng kanyang lolo. Yakap-yakap si Darwin. Matapos makabalik sa Pilipinas mula sa Amerika at makapagtapos ng high school, napagpa siya ni Darwin na magpatuloy sa kolehiyo kahit na siya ang magiging tagapagmana ng mga kayamanan ng kanyang lolo at lola. Hindi siya pinilit ng mga ito na mag-aral para matutunan ng kanilang negosyo. Darwin, mahalaga sa amin na maging masaya ka sa pinipili mong landas, sabi ng kanyang lolo habang sila'y nagkakape isang umaga. Opo lolo, gusto ko pong maging marino. Gusto ko pong maglakbay at makakita ng iba't ibang bahagi ng mundo, sagot ni Darwin, bakas sa kanyang mukha ang determinasyon. So, suportahan ka namin, apo. Ano man ang iyong piliin, lagi kaming nandito para sa iyo, dagdag ng kanyang lola. Nginitaan siya ng malambing. Isang araw na balitaan ni Darwin na bumalik na sa Pilipinas si Mika. Kasabay niyang magkoleyo si Mika sa bansa. Napagdesisyonan nilang mag-aral sa parehong koleyo. Si Mika ay mag-aaral ng business administration habang si Darwin naman ay magiging marino. Darwin, excited na ako magsimula sa koleyo.
Sana maging maayos ang lahat. Sabi ni Mika habang sila'y nag-uusap sa telepono. Oo nga Mika, masaya akong magkakasama tayo ulit. Sagot ni Darwin, may ngiti sa kanyang labi. Sa kanilang unang araw sa koleyo, sabik si Darwin sa bagong yugto ng kanyang buhay. Habang naglalakad sila ni Mika papunta sa kanilang mga klase, nakikita niya ang mga bagong mukha at nararamdaman ang kakaibang enerhiya ng lugar. Mika, tignan mo ang mga bagong ka-school natin. Sabi ni Darwin habang pinagmamasdan ng mga estudyante. Oo nga Darwin, sana maging kaibigan natin sila. Sagot ni Mika, bakas ang excitement sa kanyang mukha. Habang lumilipas ang mga buwan, naging abala si Darwin sa kanyang pag-aaral bilang marino. Natutunan niya ang iba't ibang aspeto ng maritime navigation at seamanship. Darwin, ang galing mo sa klase. Mukhang magiging mahusay kang marino talaga. Sabi ng kanyang profesor habang tinitignan ang kanyang mga proyekto. Salamat po sir, ginagawa ko lang po ang aking makakaya. Sagot ni Darwin, may halong kaba at saya. Samantala si Mika naman ay abala sa pag-aaral ng business administration. Naging mahusay siya sa kanyang mga klase at palagi nga rin nangunguna sa kanilang mga proyekto. Mika, ikaw talaga ang pinakamahusay sa klase natin. Sabi ng isa sa kanyang mga klase habang tinitignan ang kanyang mga presentasyon. Salamat, pero alam mo teamwork din ng Daylan kaya tayo nagtagumpay eh. Sagot ni Mika, nginitian ang kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng kanilang pagiging abala sa koleyo, palaging naglalaan ng oras sina Darwin at Mika para mag-usap at magkamustahan. Mika, kumusta na ang mga klase mo? Ang dami mo nang natutunan sa kurso mo ah. Tanong ni Darwin habang sila'y nagkakape sa isang maliit na cafe malapit sa kanilang kuleyo. Maayos naman Darwin. Ikaw, kumusta ang training mo bilang marino? Balita ko, malapit ka nang sumakay ng barko para sa internship mo ah. Sagot ni Mika, bakas ang pag-aalala at excitement sa kanyang muka. Oo, malapit na. Medyo kinakabahan ako pero excited din. Sabi ni Darwin, sabik sa mga darating na hamon. Nang dumating ang araw ng kanilang family reunion, sabik si Darwin na makita muli ang kanyang mga kamag-anak. Nagtipon-tipon sila sa mansyon, kasama ang kanyang lolo at lola, si Mika, ang nanay nito, at ang iba pang mga kamag-anak na nakilala niya sa paglipas ng mga taon. Darwin, masaya kaming makita ka muli. Ang laki na ng pinagbago mo, sabi ng isa sa kanyang mga tiyahin habang niyayakap siya. Salamat po, tita. Ang dami ko pang natutunan at naranasan, salamat po sa inyo. Sagot ni Darwin, puno ng saya. Habang nagtitipon-tipon sila sa malaking hardin ng mansyon, nagbabahagi ng mga kwento at alaala ang bawat isa. Naalala niyo pa ba noong maliit pa si Darwin? Kahit na nasa loob na siya ng mansyon noon, yung inumpon natin siya, mahilig pa rin siya maglaro sa kalye. Tanong ng kanyang lola habang tinitignan ang lumang larawan ni Darwin. Opo lola, yun din po kasi ang naging laro namin noon ni Papa. Sagot naman ni Darwin, bakas ang lungkot sa kanyang mga mata ngunit may halong saya rin. Masaya kaming makita kang nagtatagumpaya po. E pinagmamalaki ka namin, sabi ng kanyang lolo habang pinapayad ang luha sa kanyang pisngi. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Mika kay Darwin. Darwin, alam kong mahirap ang mga nangyari sa atin pero salamat at nandito ka. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Sabi ni Mika, hawak ang kamay ni Darwin. Mika, salamat din sa iyo. Sa kabila ng lahat, nandito pa rin tayo, magkaibigan at magkapamilya. Sagot ni Darwin, nginitian si Mika. Sa wakas, natagpuan ni Darwin ang kapayapaan at kasiyahan na matagal na niyang hinahanap. Sa tulong ng kanyang pamilya, nagpatuloy siya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, dala ang mga aral at pagmamahal ng kanyang tatay. Papa, sana proud ka sa akin. Bulong niya habang tinitignan ng mga bituin sa langit. Alam niyang lagi siyang ginagabayan ng kanyang tatay. Ang kanilang buhay ay nagpatuloy, puno ng pag-asa at pangarap. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, kasama nila ang pagmamahal at suporta ng kanilang pamilya. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatili silang matatag at puno ng pagmamahal sa isa't isa.